grupo po ng mga mangingisda umaalma sa patuloy na reclamation sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Partikular na po dyan sa Manila Bay. Nagawa na natin ang story ito, partner. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si Ka Fernando Hicap, ang National Chairman ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya. Magandang umaga po, Sir Hicap. Ay, magandang umaga, Erwin, no? Kay ninyo sa lahat, no? Ang taga-subaybay ng inyong programa, magandang umaga po. Magandang umaga. Salamat po, Sir, at for picking up our call. Ito lang po, Sir, paki-explica nga itong concern ninyo sa reclamation na ginagawa ngayon sa iba't ibang baybayin, particular rin sa Metro Manila. Ginawa po namin ang story ho ito na ilabas na ho namin, pero may sagot na po kasi dyan ang DNR, pero gusto lang ho natin malaman muna ano po ang concern ba ng mga miyembro ninyo, ng mga mangingisda dyan sa Manila Bay, sa Cavite, Sir. Yung mga taga dyan po sa ikang na botas dahil dumadaan ho sila dyan sa Manila Bay. Ano ang reaksyon? Opo, bali ang epekto nito no, sa mga mangingisda, yung kawalan ng kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Opo. Pangalawa, ay dislokasyon ng kanilang mga tirahan. At ang parang ganyan, yung kinabukasan nila yung nawawala. No? Opo. Kaya yung pinakamatinding epekto. At sa pangkabuuan, ang problema natin kapag nagpatuloy ang reclamation, yung pagkasira ng tuluyan ng ating mga pangisdaan. Kasi hindi na natin may mabalik sa dati. Eh. Tama. Yung epekto ng reclamation talagang irreversible at permanently. Tapos, based sa mga pag-aaral ng mga siyentista at mga environmentalist, hindi kayang kwentahin ang halaga ng epekto ng reclamation. At ipapa na lang sa Manila Bay, mula nung mag-start yan, 2021, ng reclamation and dredging dyan sa San Nicolas Shoal, no? Hanggang ngayon, halos dalawang taon na, talagang wala nang mahuli yung mga mangingisda. At halos mga 70% to 80% na ng isda ang nawala sa huli ng mga mangingisda. Kaya gutom, no? Yung mga mangingisda natin. Kaya napipilitan sila na magdayo sa bahagi ng Sambales, bahagi ng Mindoro. Pero isang problema ngayon, yung pag naglayo ka naman, mas malaki yung gastos sa gasolina kasi patuloy naman yung pagtaas ng gasolina. Kaya pagkabuuan, ang sinakano talaga dito ay dilubyo. Ang kung sa amin, ang termino, ang epekto sa amin ng reclamation ay dilubyo, no? Sa buhay ng mga mangingisda at mga mamamayang naniran sa baybayin dagat na apektado ng reklamasyon. Sir, matanong ko lamang ho, kasi ang sinasabi ng DNR ngayon na pinayagan daw yan kasi ng previous administration, binigyan ng permit. Pero ang tanong ho natin, would you happen to know, sir, kung kinonsulta ba ng LGU o ng DNR before ang mga mangingisda natin? Nagkaroon po ba ng town hall meeting na, oy, magre-reclamation kami, anong... may nangyari po bang gano'n? Kasi wala ho akong, kung akong tatanungin nyo, nasa media po, wala akong matandaan na nagpatawag ng mga meeting para sa mga mangingisda, itong mga kumpanya na ito na may-ari nito mga reclamation, Ka Fernando. Tama po yun, no? Si Erwin, actually, nag-start yung pagputol ng mga bakawan dyan sa bahagi ng Bulacan-Bulacan. Opo. Pagtatayuan ng Aerotropolis ng San Miguel Corporation. Nagulat yung mga mangingisda dyan sa mamayan, bakit pinuputol? Na merong batas na bawal nga magputol, no, ng mga bakawan. Pumunta sila sa munisipyo ng Bulacan-Bulacan para itanong, no, kay Mayor Menezes, ang problem nila doon, kinala sila ng mga pulis, pinauwi dahil nanggugulo daw doon sa munisipyo. Tapos pumunta sila sa DNR Pindro at sa municipal environment. Ganun din, no, hindi sila sinasagot ng maayos. At ang nangyari noon, mga 2007-2008 yan, kami, no, dito sa National, nag-ano tayo ng dialogo sa ulat sa DNR about yung concern ng mga mangingisda at mamamayan din sa Bulacan
para malaman natin ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Hinarap naman kami ng ilang mga assistants, assistant secretary, pero sila mismo dinideny nila, hindi nila alam, wala silang alam diyan sa nagaganap na pagputol ng mga puno ng bakawan, no? At nag-ano rin tayo, nag-dialogo rin tayo sa PRA. At doon din sa PRA, sabi nila, hindi rin nila alam yon. Merong ganong plano. Kasi kahit sila, ay hindi nila minumungkahi na magtayo ng anumang structure sa bahagi ng Bulacan-Bulacan. Kasi sabi nila, sa pag-aaral daw ng JICA, mas 3 times yung subsidies ng lupa dyan. Kumpar mo sa iba pang area ng Manila Bay. Kaya ganun po yan nangyari. Tuloy-tuloy yan kahit sa local government ng Nabutas. Tuloy-tuloy din yung paggusto sana magipag-usap ng mga mangisla. Ito yung pinaka-recent, no? Yung plan ng expansion na naman na 575 hectares. Tatlong taon na hindi ni-renew ng local government ng Nabutas yung permit ng mga magtatapong at mga magbabaklad. Walang paliwanag kung bakit hindi ni-renew sa loob ng 3 taon. Matapos ang 3 taon, ayun, may paabot sa kanila na i-dismantle na nila yung kanilang mga tahungan at bag kasi i-reclaim na raw. Pumunta sila doon sa munisipyo para magtag-dialogo sa kay Mayor, pero hindi rin sila hinarap at pinalit sila ng mga kapulisan dahil nang gugulo. Kaya ganun po. Doon sa tanong po kung merong proseso ba talaga ng information dissemination o meron man lang ginawa na dialogue sa mga affected mga community, ay wala po. Patuloy na dinidenyan. Actually, yung Erotropolis, hindi po pontera ang San Miguel eh. Nagpontera na lang ang San Miguel dyan, yung makuha na yung ng Kongreso at Senado, ma-aprubahan yun, yung plano, saka sila nagpakilala na sila yung magbibidevelop. Pero nung una, ang ano dyan, binigyan ng Environmental Compliance Certificate, yung Silver Tide Corporation, para doon sa land development. Sir, plano niyong ilobby ito sa gagawing SONA ng Pangulo sa susunod na buwan. At balita namin, plano niyo ring magka-dialogo sana no, sa palasyo. Ano po ang sagot nila sa hiling ninyo? Wala po. Ano, pali, ito announcement resulta doon sa dalawang araw na National People Summit Against Reclamation. No? Itong 4. At doon nagkaisa yung mga dumalo na mahigit 100 mula sa iba't ibang rehiyon at probinsya na mayroong reclamation project na idulog sa ikalawang sona ni Pangulong Marcos, ay ito yung dadalhin naming issue para iapag kay Pangulong Marcos yung aming hinaing at panawagan na dapat itigil yung reclamation. Ang kailangan ng pangisdaan ay rehabilitation. No? Nakakabahala kasi lumalaki na yung kakulangan ng supply natin ng isda. E paano pa kung magtuloy-tuloy, ito naaabot sa mga 30,000 hektarya, bisa aming mga pag-compute, no? Doon sa 187 reclamation project buong bansa, talagang magkakaroon tayo ng kakulangan ng supply ng isda at hindi naman pwede, ano? Hindi katanggap-tanggap na iasa natin, no? Yung pangailangan ng pagkain ng ating mga mamamayan sa importation. Kaya ito, yung kahapag namin sa pangalawang zona ni Pangulong Marcos para sana maasa kami na pakinggan ng panawagan ng mga mangisda na direktang tinatamaan ng reklamasyon at mga environmentalists at mga siyentista na tumututol, no, dito sa mga panirang proyekto ng reklamasyon. Sige po, Ka Fernando, titignan ko rin ho on my own personal capacity po na matulungan ho kayo makausap siguro ang ilang official natin. Siguro maging po dito sa House, maging sa maaring si Speaker na mismo, Martin Romualdez, pwede ho tayong makapag iset ko ho kayo ng meeting para madulog po ninyo sa kanya. Ito pong suliranin ho ninyo. Sige sir, sa ano ninyo, kami ho itatawag, ako ho itatawag, i-arrange ko siguro itong meeting kahit kay Speaker Romualdez na lang ho muna para makausap ho ninyo
para kung kailangan ipatigil ito, paimbestigahan itong mga reclamation ho na ito na sunod-sunod, eh gagawin ho dahil umaaksyon naman ho yung mama pagdating ho sa mga ganitong issues, kagaya ho nung biglang pagsirit ng presyo ng sibuyas, napag-alaman ng Kongreso, eh hinuhord lang pala ito. Ngayon naman ho ito, sige ho, dadaling ko sa kanyang atensyon itong problema ho ninyo. Asahan niyo po sir, may tatawag po ako sa inyo personal siguro within the next few days. Ay paparating ko lamang po ito sa House Speaker po natin. Ano po, ka Fernando Hicap, sir? Malaking pasasalamat po, no? Siya, Nick, actually, congressman ka na pa lang ngayon, no? Hala po, sir. Okay lang po yun. Ano yan? Ma-facilitate, no? Opo. Para sa mga government agency natin. Opo. Kay Speaker, lalo na. Opo, opo. Para pwede po ipatawag, sir. May ipatawag po sa mga ika nga hearing, sir. Ito mga all concerned agencies, kasama na ho kayo dyan. Ka Fernando Hicap ng Pamalakaya, sir. Maraming salamat po. Saan niyo po? Tatawag po ako sa inyo within the next few days, Ka Fernando. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.